Tapos balik tayo doon. Balik ulit tayo kay Uncle. Hey! Ang ganda po ng panahon natin. Hindi masyadong mainit. At mamaya pupuntahan natin si Uncle dun sa pinapatanim niya na napper. Kasi hindi na natin siya nadatnan. Madaling araw kasi umalis na. So mamaya mga around 1 PM pupuntahan natin siya at imumontage natin paano nga ba yung pagtatanim ng napper. Kung paano yung mabilis na process sa pagtatanim ng napper. Papakita natin mamaya sa inyo. So ngayon uwi muna kami ng kasama ko kasi naubos na daw yung lakas nila. So babalik po tayo mamaya. Ito na po tayo sa kambingan at iyan na yung kasama ko, nagluluto na siya. Ayan o. dumikit yung niluto niyang itlog sa side up. Hindi pa ata mainit yung mantika, nilagay mo na kagad. Ayan o. Oh, yung kanin, nasan yung ano natin? Pot holder. Pot holder. Titignan natin kung luto na tong... Go the fish! Ayan o. Ah, dumikit na naman. Palitan mga tato, di. Hindi marunong. tignan yung... Tignan yung ginawa niya. Naku, hindi pa ito papasa. Palitan mo, Deb. Pakitaan mo siya. Turuan kita. Ulit to, ah. Wala to, ah. Ulit yan, ulit. Ayun. Galing, ah. Tinuruan ko kasi ito. Itong kasama ko. Sanisa. Ganito ang nangyari. Ay, naku po. Sige na, ayusin niyo to. Ulit! Tingnan mo ah! Ulit! Ulit yan, ulit! Kain na itlog. Ulit! Lagyan natin mantika. Yung kanin. Painaan mo yung apoy. Ulit! Ulitin mo. Alisin mo muna yung mga ano. Sabi ko, wala yung mantika. Where is the mantika? Oh, wala na ata tayong mantika. Yun. Natin po. Yun. Bibiyakin na po niya yung itlog. Oh. Yan o. Daming mantika natin, Lods. Pupo kayo kung paano magluto ng itlog na sunny side up. Itong dalawa kasi nakasama ko, hindi nila alam. O, ganito ba? Lasan natin ng konti yung apoy. Tapos, lagyan po natin ng asin. Yun! Tignan mo, perfect to, perfect. Hintayin lang natin na medyo uminit yung ano itlog. Yan. Pag nakikita na natin na medyo nagpo-color brown na yung ano natin. Pwede na natin siyang... Oop, nasan yung ano natin? Okay na yung pot holder. Hold on. Oops! Pangit tong pinag-ano nyo talaga. Sa mantika. Pero hindi. Ito perfecto. Ayan po. Diba? Sabi ko sa inyo perfecto eh. Yan. Babaliktad na natin siya. Whoop! Oh! Perfect! Perfect talaga. Yan o. Sabi sa inyo eh. Yeah. Yan. Konting painit lang yan para hindi masyadong maluto yung bilaw. Tapos, kukunin na din natin kaagad. At, ilalagay na natin dito sa lalagyan. Yun, o. Ayan. Ayan, ilagyan din natin ng konting asin. So, ito ay brand. Alam mo muna yan, kanin natin. Yun o, sabi. Konting ano na lang yan. So guys, maya-maya po, kakain na rin po tayo.
Nagkatapos nito ang ating kanin at ating ulam. So yun, video mga uwi. Tapos na po yung niluto natin. Tingnan nyo po yung luto ko, mas the best pa kaysa sa kanila yan. Hindi, yeah, yung luto po nila. Yan, yung kanin na lang yung... Yan, kanin na lang po yung kulang. Tignan mo yung kanin, kung sakto lang. Yan, sakto lang. Yan. Luto na ba? Painaan mo ng apoy. Tapin mo lang konti. Yan. Pagkatapos natin magluto yan, kakain na po tayo. Ang po, laki ng plato natin. Ayan, kakain muna tayo. Yun o. Sarap. Matabang. Sino nagluto nitong grapeta? Sip mo. Yung dalawa. Tapos natin kumain, mga 5 minutes o 10 minutes, punta na tayo kila uncle. Tapos mga alas 3. Balik tayo. Balik tayo tapos magpastol ulit tayo ng kapatid. Ayun. Tatanungin muna namin kay Uncle kung magpapastol muna kami kasi yung panahon ngayon parang uulan mamayang hapon. Kung hindi uulan, mga 2 hours papastol natin yung kambing. Okay na yun, mabubusog na sila. Tapos kuhanan na lang sila ng pagkain nilang napper. So guys, mukhang busog na ako. So yun, tapos na tayong kumain. Yung mga kasama ko hindi pa. Tapos yung dalawang binabawi nila sa pagkain kasi pagod silang nagpapastol araw-araw. So, andito tayo ngayon sa silong ng motor. Pinapunod ko yung mga kasama ko. Gawa nang hindi ko sila matulungan dahil umuulan nga. Yung ginagawa nila, kumukuha sila ng tangkay ng napper na itatanong namin dun sa kabila. So yun, inuulan. Pero papakita ko sa inyo kung paano yung pagkuha ng tangkay ng napper. At papakita din natin mamaya kung paano ang pagtatanim ng napper. Kaya inulan lang tayo ngayon kaya hindi ko sila masamahan. So yun nga, wala dito yung mga kasama natin gawa ng nagtatabas na sila ng napper. At tayo, nagkakape na din dahil sa malamig na panahon. At yung mga kasama natin, tapos na rin silang nagkape. May pinuntan kasi ako, kaya hindi na natin sila nakasama na magkape. So, nandun na sila sa taniman ng napper at ang ginagawa nila, inuubos na nila yon, tinatabas na nila isa-isa kasi itatanim natin yon dun sa pinapatraktor ni Uncle. Kung maubos man yung nasa harap, meron pa naman tayong reserba dun sa isang taniman at malalaki na yon dahil na abonuhan na yon. So, walang problema sa pagkain at mga alaga ni Uncle. So yun, inom muna tayo. Yun, sakto lang oh. Sarap ng timpla. So, bukas ang project natin, ipapakita namin sa inyo kung paano yung tamang process ng pagtatanim ng napper, yung tangkay niya. At isa-isa naming ituturo kung paano ang mga proseso nito. Dahil nga si Uncle busy, inaasikaso yung taniman doon, nagpapatraktor siya. Kaya tayo ngayon yung andito sa kamarin ng kambing at pinapanood natin yung mga katropa kung ano yung ginagawa nila doon sa taniman ng napper. At mukhang overtime ngayon, gawa nga ng umula. Sasamahan natin sila at papakita namin sa inyo kung paano yung mga ginagawa nila doon. Ayun, sobrang sipag ng mga kasama natin dyan. Ayun, napakasimple lamang po yung buhay dito sa probinsya. Ayun,
So, shout out sa mga kambingan na kagrupo natin. Yan. So, keep on watching lamang po at marami pa po tayong project na ipapakita sa ating samahang ng kambingan. Subscribe na rin po tayo para lagi po tayong nakatutok at nakaantabay sa araw-araw na ginagawa natin dito sa kambingan. Ayan, patabos na rin tayong uminom ng kape at pupunta na rin tayo doon sa taniman ng naper at ating ipapakita kung ano nga ba yung mga ginagawa nila. Ayan. Shout out nga pala dun sa katropa natin na nag-request ng daily vlog dito sa kambingan. Keep on watching lamang po sir at subscribe na po tayo. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa suporta. Kahit tayo ay paumpisa pa lamang, marami na pong nanonood sa atin. So, maraming salamat. Tapos na rin tayo at pupunta na tayo sa ating mga kasama. So, ayun nga po, andito na tayo sa taniman ng naper. At ito na yung mga kasama natin. Ano? Ayun, no? Busy sila sa pagtatabas. Kasi uubusin namin lahat yan. At kukunin natin isa-isa yung tangkay. At itatanim natin doon sa lupa na pinapatraktor ni Uncle. So bukas na natin mapapakita yon, gawa ng inuumpisan pa lang yung pagtraktor. At kukuligligin din yon. So yun o. No? Yun o. No? Pagod na po yung kasama natin. At kinukuhanan na din nila ng pagkain yung mga alaga ni Uncle. Yan po. Para meron silang kainin mamayang gabi. So, nakailang kuha na rin sila. So, pag umabot na ng mga alas 5 ng hapon, yan. Pahinga na rin. So, ayun na nga guys. Pagod na kami. Pagkain pagkain eh no, pagod na daw. Kaya pa. Medyo marami ngayon yung mga katropa natin dito. Pagkatapos niyang itali, yun, ipupunta niya na sa kambingan. So, yan na po yung mga nahati-hati na ano, tangkay ng naper. Nilalagay na ng katropa natin sa sako. Bukas na natin may tatanim yan, gawa nga nang naabutan tayo ng ulan. Sipag naman Justin ha. Dami pa yan oh. Kulang yung sako nyo. Meron pa dun sa kabila oh. Nakalahati na po nila yung pagtatabas dito at ito na po yung mga nakuha natin at yung iba dyan nandun na sa taniman dun sa lupa na pagtataniman ulit. Dito na tayo, ano, nakalahati na po natin. Bukas matatapos na natin to at yun nga. Yung mga kasama natin, umalis na rin sila. Yung dalawa ko na lang nakasama yung natitira. So, punta naman na natin sila. Ayan, medyo masukal yung daan dito. Kukuha pa sila ng pagkain ng kambing. Gawa ng kulang pa. Last na yan, di ba? Yan. Uy, mantira ubong. Han, malibali. Ano yan? Ubong. Ubong? Dalawa.
Tara, mina. May nahanap siyang ano. Yun. Allah. Palakihin pa yan. Yan o. May nakitang ano, ibon. O, kunin mo yung pugad. Prank. Hawakan mo, Prank. Hawakan mo. Marami ako na kikita yan. Hawakan mo yung ano, pugad. Para may paglagyan. Ilipat na lang natin sila ng ano. Palakihin natin sila. Yun, may nakuha ang ibon. Nililit pa. Kawawa naman. Yun, nakaupo muna tayo dito sa taniman ng napper at pinihintay natin yung mga kasama nating matapos. Tapos, yan nga, meron silang nakitang dalawang ibon. Yan po. Tapos, meron isang itlog. Kawawa naman kung anong gagawin dito. Siguro, ang gagawin na lang natin, gawa natin sila ng pugad para meron silang ano, tirahan. Tapos, ihanapan na lang natin sila ng bulate na kakainin nila. Para pag lumaki, malaya silang lumipad. Yan po. Tinatabas niya po yung nakuha nating napper para hindi po mahirapan yung mga kambing natin na kainin. Pinahati po niya.